Hey everybody, welcome back sa aking channel. Ako po si Lenny, OFW dito sa Middle East. For today's video po, gusto ko lang pong i-share itong mga bagay na ito para sa mga gusto magtrabaho dito sa Middle East bilang first timer, lalo po't malapit na po ang Ramadan. So, ang Ramadan po ang isa sa pinakamahirap na okasyon dito po sa Middle East. So, ito po yung mga bagay na dapat nilang paghandaan na sana po kahit papaano makakuha sila ng tips sa mga gagawin nila. Bago po pala tayong mag-umpisa, gusto ko lang po pala magpasalamat sa aking mga viewers dito po sa Saudi Arabia. Thank you so much po. Yung nasa Pilipinas, thank you so much po. At higit po sa lahat, may viewers ako sa United States. Thank you. So, ito na po. Simula na po natin. Ito po yung mga bagay na dapat tandaan ng mga bagong hired na domestic workers dito po sa Middle East. Lalo na po at palapit na po yung Ramadan. So, dapat yung tandaan, mga kabayan, is yung oras ng pagkain. Kasi po, ang oras ng pagkain dito is, ang almusal dito is 8 o'clock. Ang tanghalian, ang lunch is 2:30 to 3. Tapos, ang hapunan is 9 o'clock ng gabi. So, hindi tulad yan sa Pilipinas. Pagkagising natin sa umaga, kakain na tayo sa tanghali, mga 11 to 12 ang tanghalian natin. Tapos sa hapunan is bago mag 6 or before 7, ganyan ang tanghano natin. Dito po hindi. Ganun po ang oras nila ng pagkain. So next po is dapat nating paghandaan is yung oras ng pagtulog. Kasi po mga kabayan, ang oras ng pagtulog dito na pinakamaaga based sa aking karanasan is 11 ng gabi. Tapos 11 ng gabi ako tutulog, tapos gigising ako ng 4:30. Pag may pasok yung mga bata. Pero pag wala pong pasok, gumigising ako ng 8:30 ng umaga. Pero yung pagtulog ko po talaga is 11. 11 talaga. Misal nagiging 12 pa nga pag may bisita. Ayun po pala na naalala ko lang. Pag may bisita po is, huwag nyo nang asahang makakatulog kayo ng maaga. Dahil hanggat nandyan yung bisita, hindi ka pwedeng matulog. At dahil maraming lipitin. At hindi po pwedeng matulog na may lipitin sa kusina. Hindi po pwede yun. Next po is yung ating kapaligiran. Siyempre, maninibago tayo sa ating paligid. Mahirap mag-adjust sa pananalita. Lalo, based sa aking experience is, hindi naman talaga ako marunong noon. Tsaka, siyempre, first time ko nga, diba? So, mahirap talaga mag-adjust sa pananalita. Kasi, especially yung madam ko, hindi siya nakakaintindi ng English. Tapos, hindi rin naman ako marunong mag-Arabic. So, hindi kami nakakaintindi yan. Before po, lagi kami nagtatalo ng madam ko kasi nga hindi kami nagkakaintindi. Dahil ang marunong lang dito mag-English is si Baba. Kasi si Baba is engineer. So, ang madam ko naman po is teacher sa Arabic. Pero hindi po talaga siya marunong mag-English. Pero ngayon po, medyo marunong na siya kasi parang natututo siya sa akin. Pero ako hindi po talaga ako matutong magsalita ng Arabic. Minsan nga po sinasabihan nila ako na, "Hey, Lenny, you already 3 years here. You don't know how to speak Arabic." Ganyan. Ganyan, sinasabi nila sa akin ng ganun. Pero yung bata po rito, yung 7 years old, tsaka yung 10 years old na bata, is napakagaling mag-English. Kasi pag sila ang kausap ko, hindi ako nagsasalita ng Arabic. Ang sinasalita ko is English. So, natuto sila mag-English sa akin. So, mai-share po pala ako sa inyo na diba sinabi sa training school na huwag tayo makikipag-usap sa baba natin at sa ibang mga anak na lalaki. So, base po sa aking karanasan, hindi po totoo yun. Dahil ako po, ang lagi ko pong kausap ay si baba tsaka yung mga anak na malalaki na yung mga binata na kasi sila ang marunong mag-English. Kasi pag may kailangan po akong, kailangan ko ng personal kong gamit, pag nagsabi po kasi ako sa madam ko, ang sinasabi ni madam, kalam to baba. Ibig sabihin ko kay baba. So, siguro yung mga nasa bundok, kasi ako po ay nasa Riyadh. Ang Riyadh po ay ang capital ng Saudi. Kumbaga sa Pilipinas, ang capital ng Pilipinas is Manila. Dito po is Riyadh. So, nasa city po kami.
So, parang hindi na sila masyadong old-fashioned tulad noon. May nakamatindi natin dapat paghandaan sa mga new hire. Okay po? Ito po ay ang homesick. So, homesick is walang gamot sa homesick. So, i-share ko lang po, nung bago lang ako dito noon, lagi ako umiiyak. Kasi, syempre, naalala ko yung pamilya ko. Tsaka, first time ko pong malayo sa kanila. Lalo't may sakit pa nga yung asawa ko. At yung anak ko noon is, ano lang, siguro 11 years old lang, nag-aaral. So, mahirap po ang pag na-homesick ka sa family mo. Noong ako po noon is lagi ako umiiyak, tapos bumagsak, nangayayat ako hanggang nagkasakit ako noon. Pero sa awa naman ng Diyos, nakayanan ko siya. So, kung ikaw po is hindi mo kayang malayo sa pamilya mo, hindi mo kayang paglabanan, kung hindi ka matatag, siguro, hindi ko alam, mga kabayan. Kasi mahirap po talaga labanan ang homesick. So, kung ma-share ko lang po, di ba marami mga kababayan natin ang naliligaw ng landas, yung may mga asawa naghihipag relasyon sa driver o yung mga nakakalabas sa mga kasama dito sa Middle East, naghihipag relasyon sa mga Pakistani, mga India, ganyan. So, para po sa akin, pabor sa akin na hindi ako nakakalabas. Pero depende naman po siguro sa atin kung gagawin natin yung mga bagay yun, dahil di ba syempre lalo't may pamilya tayo dyan sa Pilipinas, lalo't may asawa ko dyan sa Pilipinas. So yun po ang dapat natin isipin. So kaya dapat natin, kung nandyan po kayo sa Pilipinas, isipin nyo mabuti kung kaya nyo labanan yung homesick, mga kabayan. Dahil pag andito na po kayo, hindi ganun kadaling bumalik ng Pilipinas. Kasi po, ma-share ko lang, ang laki po na binabayaran ng employer natin sa agency. Okay po, lalo't pag first timer po kasi, ang binabayaran nila, sabi ni Baba, is 20,000 real. Malaking pera po yun. Sa 20,000 real, ina-times nyo po sa 13 pesos. Hindi ko alam. Basta malaking pera yun. Kaya hindi ganun kadaling pakawalan ng mga employer ang kanila mga kasambahay na Pinay. Ganun po. Kasi hindi na po nila mababago yung sa agency, yung pera na yun. So, kaya tayo mga Pinay, dapat ayusin natin ang ating trabaho. Ibigay natin yung best natin para tayo magustuhan. So, hindi ko alam kung bakit may mga Pinay na naabuso. Ewan ko lang din, hindi ko alam. So, ganun na lang, mga kabayan. Yung homesick, paglabanan natin, magdasal tayo. So, ganun na lang. Kung nagustuhan nyo yung video ito, mga kabayan, please subscribe, like, and share. Comment down below kung ano pa yung gusto nyo gawin kong content. So, kasi po ako i-recontract na. So, mag-ingat po kayo lahat. Sana yung mga baguhan, ang mapuntahan nyo is maayos na employer. Yung may consideration, yung kahit papano, mabait. At hindi kayo aabusuhin. So, lagi po natin tandaan na one is perfect except God. So, mabuhay po tayong lahat. God bless, mga kabayan, at welcome to Middle East.